Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po, ito po ang ating weather update ngayong araw, February 24, 2022. Kung mapapansin nga po natin na may umiiral pa rin sa ating Northeast Monsoon at yung Shear Line na nakakaapekto nga po sa may parte ng Bicol Region at ilang bahagi ng Visayas. At yung ating Northeast Monsoon naman ay nakakaapekto pa rin dito nga po sa may malaking bahagi ng ating Luzon at ng Extreme Northern Luzon. So, posible po tayong makaranas pa rin dyan ng malamig na simoy ng hangin, lalong-lalo na nga po dito sa may Extreme Northern Luzon, na may mga posibilidad nga po ng isolated rain shower dito nga po sa may parte naman ng Aparikagayan. So, kung mapapansin naman natin, yung posibleng mga pag-ulan dito naman po sa may parte ng Bicol Region, ng eastern section ng Visayas, dahil sa ating Shear Line. So sa may Metro Manila naman po, may mga posibilidad po tayo ng ating tinatawag na localized thunderstorm. May mga posibilidad po na bigla ang pagbuhos ng malalakas na pag-ulan, lalo po yan pagdating sa hapon. Dito naman tayo dumako sa may Mindanao, kung saan nga nakikita natin meron tayong mga kaulapan na nakikita na posibleng magdala na mga pabugso-bugso ng mga mahihina at katamtamang pag-ulan. Sa may Palawan naman, magiging maganda po ang lagay ng panahon. Wala naman po tayong inaasahan na anumang sama ng panahon o mga pag-ulan na posibleng maranasan sa may Palawan. Kung mapapansin nga po natin, unti-unti na pong kumakapal yung mga kaulapan dito po sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero ayon po sa ating Advanced Weather Forecast, simula po sa mga susunod pang araw, ay tuloy-tuloy na po tayong makakaranas ng mga pag-ulan. Check natin yung ating advanced weather forecast kung mapapansin nga po natin. Itong Shear Line ay nakaka-apekto pa rin dito sa may Visayas, Bicol area at ilang bahagi na rin po ng Mindanao. Pagdating po ng Friday, February 25, tuloy-tuloy pa nga rin po makakaranas ng pag-ulan ng Eastern Visayas at ang Eastern Section ng Mindanao. At pagdating ng February 26, ito nga po, tuloy-tuloy pa rin makakaranas ng katamtaman at mahinang pag-ulan sa may bahagi ng Visayas at Mindanao. At pagdating naman po ng Sunday, February 27, kung mapapansin natin, tuloy-tuloy pa rin po yung mga pag-ulan na mararanasan sa eastern section ng Visayas at Mindanao. At pagdating naman po ng February 28, may makakapal tayong mga kaulapan na posibleng magpaulan sa may bahagi pa rin ng Visayas, Mindanao at dito nga po ay aabot din yung mga pag-ulan sa may Palawan. At pagdating naman po ng March 1, ito po yung ating possible scenario, na makikita nga natin na tuloy-tuloy pong nakakaranas na pag-ulan ang eastern section ng Visayas at ng Mindanao. At pagdating naman ng March 2, makikita naman po natin, bahagyang aangat yung ating Shear Line. Dito po yan sa Southern Luzon at sa may Metro Manila. Mararanasan nga po natin yung mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Lalo po dito din sa may parte ng Mindoro Province at maging sa Palawan. Dito naman po sa may Mindanao, kung mapapansin natin, yung ating easterlies naman yung makaka-apekto sa may parte ng Mindanao at posible nga po tayo makaranas dyan ng mga biglaang pagbuhos ng mga pag-ulan. Pagdating naman ng March 3, ito po yung ating next possible scenario. Kung mapapansin nga po natin, makakapal na kaulapan na nga po itong mararanasan dito sa may Eastern Visayas at Eastern Section ng Mindanao. Kung mapapansin nga po natin na tuloy-tuloy po na nakakaranas ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan sa may Eastern Section ng Visayas at Mindanao, kaiba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dahil posible nga po yung mga pagbaha at pagguho ng lupa. By March 4, ito po yung ating next possible scenario. Tuloy-tuloy nga pong makakaranas ng pag-ulan ng eastern section ng Visayas at dito nga po sa eastern section ng Mindanao. Lalo po yan, dito may mga malalakas na pag-ulan sa may Surigao.
At pagdating naman po ng March 5, ito yung ating posibleng scenario, no? May low pressure area po tayo dito naman po sa labas na to ng ating bansa. At meron din po tayong isang low pressure area dito naman po sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po yung ating babantayan sa mga susunod na araw kung ano nga yung mga possible scenario nitong nakita nating sama ng panahon. Sa ngayon nga po, wala pa rin po tayo nakikita anumang sama ng panahon or bagyo na papasok sa ating bansa. Maraming salamat po. Manatili po tayong nakatutok sa ating advanced weather forecast para po sa minumonitor natin mga ibang sama ng panahon na posibleng pumasok sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. Disclaimer, please note no copyright infringement is intended. I do not own some materials, images, video clips nor audio clips used in this video. All content used fall under the remits of fair use. If happened that someone claims their ownership of the said materials above, I will not hesitate to remove them immediately.